of a stank. Magandang hapon sa aming mga tagapakinig. Narito na ang Radio Asus 10.5. Ngayon ay mapapakinggan nyo ang isa sa mga pinakakilala at tanyag na trahedyang dula na isinulat ni William Shakespeare. Aming inihahandog sa inyo ang sintahang Romeo at Juliet, halaw sa saling Filipino ni Gregorio C. Barlaza. Sintahang Romeo at Juliet. Sa bansang Italia, lugar ng Verona, ay mayroong dalawang maharlikang pamilya ang may-alitan. Ito ang pamilya Montague at pamilyang Capulet. Nagkaroon ng alitan ng dalawang pamilya dahil sa gulong naganap na sangkot ang kani-kanilang tagapagsilbi. Sinubukan ni Benvolio na ayusin ang gulo ngunit dumating si Tybalt na isang Capulet at nakisali sa gulo. Habang nagkakagulo ay dumating ang magiting na si Prinsipe Escalus at inawat ang mga nagkakagulo. Magsitigil kayo! Pareho kayong galing sa maharlikang pamilya. Nakakahiya kayo. Kapag naulit pa ang pangyayaring ito, ay hindi ko na kayo pagbibigyan at hindi na ako magdadalawang isip na patawan kayo ng parusang kamatayan. Nasaan si Romeo? Nasaan siya ng mga oras na nagkakagulong? Wala man lamang siya upang umawat. Hindi ko po siya namataan inyong ipagpomanhin. Alamin ko na lamang po ang dahilan at ipapabatid ko po agad ito sa inyo. Pangako. Oy Romeo, ayos ka lang ba? Mukhang malalim ang iyong iniisip. Nais ko lamang mapag-isa. Sadyang kay ganda ni Rosaline. Itsura niya hindi mawala sa aking paningin. Ngunit, kay sakit isipin, pag-ibig kong handog para sa kanya kay dali niyang baliwalain. Hay nako, Romeo. Naiibang ka na talaga sa pagmamahal na iyan. Puna ang aking pasya. Siya lamang ang babaeng ninanais ko. Hayaan mo't gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang tulungan kang kalimutan siya. Abahala sa'yo. Sa isang dako naman ay seryosong nag-uusap si Conde Paris at si Lord Montague. Lord Montague, Kuya Mama Rapatin, nais kong makaisang dibdib pa kayo nag-iisang anak na si Juliet. Ngunit, 3 taon pa lamang ang aking anak. Kung maaari, maghintay ko muna ng ilang taon, Paris. Huwag ko kayong mag-alala dahil seryoso at malinis ang intention ko para kay Juliet. Kung gayon, iniimbitahan kita sa isang pagkasalo mamayang gabi. Inaasahan ko ang iyong pagdalo. Pagkatapos ng pag-uusap ni Paris at Lord Capulet, inatasan ni Lord Capulet ang isang tagapagsilbi na imbitahan ng mga taong nakalista ang pangalan sa talaan na kaniyang ibibigay. Agad na sumunod ang tagapagsilbi sa utos ng kaniyang amo. Ngunit, hindi marunong bumasa ang tagapagsilbi kung kaya't huminto ito sa kinatatayuan nila Romeo at Benvolio. Ipinabasa niya kay Romeo at Benvolio ang nilalaman ng talaan. Nakita ni Romeo ang pangalan ni Rosaline sa mga imbitado. Hoy Romeo, naisip mo ba ang naisip ko? Halika't pumunta tayo sa piging ng mga Capulet upang maikumpara mo si Rosaline sa ibang mga dilag. Nangayon ako sa nais mo. Ngunit ang dahilan ko sa pagdalo ay dahil naroroon si Rosaline. Ang mga Capulet ay abala sa paghahanda para sa piging na kanilang idaraos. Juliet, nais kang makausap ng iyong ina. Patuloyin mo siya sa aking slid. Juliet, may idaraos tayong piging mamayang gabi. Mag-ayos ka at maging kaaya-aya. Dadalo si Conde Paris. Galing siya sa isang maharlikang pamilya at nais kanyang makaisang dibdib. Ngunit ina, hindi ko pa nais magpakasal. Hindi ko siya iniibig o kilala man lang. Lady Capulet, masyado pa pong bata si Juliet para sa ganyang mga bagay. Ginagawa namin to para sa kibubuti mo, Juliet. Gusto lang namin magkaroon ka ng magandang kinabukasan. At isa pa, paniguradong magugustuhan mo si Conde Paris. Nagsimula na ang kasiyahan sa bulwagan ng mga Capulet
masayang nakipagsayawan si Juliet. Tunay na kay saya ng pagdiriwang na ito, hindi ba? Oo, diba? Talagang kay saya ng piging na ito. Ginoong Tibag, pinapatawag po kayo ni Lord Capulet. Sa anong dahilan? Humayo ka na, Tibag. Panaguradong mahalaga ang inyong pag-uusapan. Kung gayon, tutungon ako. Samantala, sina Romeo, Tybalt at Mercutio ay dumalo rin dahil umaasa si Romeo na makikita niya si Rosaline sa piging. Bilisan ninyo! At baka nagsisimula na ang piging! Kumalma ka, Romeo. Makakarating din tayo roon. Oh, tila nagmamadali ka atang may kumpara si Rosaline sa ibang mga dilag, Romeo. Bilisan nyo na lamang at baka hindi kumabutan si Rosaline sa piging. Nabigong hanapin ni Romeo si Rosaline sa kasiyahan. Ang mga kasama niya naman ay humiwalay sa kanya kung kaya't hindi niya na alam kung saan siya tutungo. Tibag, tawagin mo na si Juliet. Oras na para pakilala ko siya sa mga bisita. Masusunod po, Tiyo. Nahagip ng paningin ni Tybalt si Romeo. Alam nito na isa siyang Montague, kaya't hindi na ikubli ni Tybalt ang kanyang pagkapuot na makita si Romeo. Kapastangan! Bakit na Romeo tagrito? Dapat siyang paalisin! Hayaan mo na siya, Tybalt. Ayoko magkagulo pa sa importante pagdiriwang. Pero Tiyo... Tawagin mo na lamang si Juliet. Kailangan ko na siya dito. Masusunod, Tiyo. Nais ko muna mapag-isa. Lilibangin ko na lamang ang aking sarili. Kung gayon, mag-ingat ka at huwag magpakalayo. Nang magkatagpo sina Romeo at Juliet ay agad silang nagkapalagayan ng kanilang loob. Bakit mo ako tinitigan, Ginoo? May problema ba sa aking mukha? Napakarikit mo, Binibini. Dumampi ang labi nila sa isa't isa nang hindi man lamang nakikilala ang isa't isa. Juliet, halika na! Kanina ka pa hinahanap ni Lord Capulet. Ginoo, anong iyong ngalan? Romeo. Romeo ang aking ngalan. Kagising na pangalan. Bagay na bagay sa iyong maamong mukha. Juliet, halika na! Naiinip na si Lord Capulet sa pag-aantay. Nagpatianod si Juliet sa kanyang tagapag-alaga habang iniisip pa rin si Romeo. Doon din natuklasan ni Romeo na ang dalaga ay isang Capulet. Saan ka ba nagtungo, Romeo? Kanina ka pa namin ninahanap. Nakita mo ba si Rosaline? Oh, ayos ka lang ba? Bakit tila tulala ka? Kilala niyo ba ang babaeng iyon? Siya ba? Balita ko yung anak siya ng mga Capulet. Dapat ay lumayo ka na sa kanya. Lalo na't kaaway ng pamilya niyo mga Capulet. Uy, tama na yung pag-uusap. Umalis na tayo dito habang wala pang nakakakilala sa atin. Mauna na kayo. May kailangan lamang akong gawin. Malaking gulo lamang ang mangyayari kapag bumalik ka pa sa loob. Baka may makakilala sa'yo. Tama, umalis na lamang tayo. Hindi ako magtatagal. Sandali lamang ako. Hindi makalimutan ni Romeo ang dalagang si Juliet kahit pa isang beses niya pa lang ito nakikita. Kung kaya't nang matapos na ang piging, naisipang tunguhin ni Romeo ang harding malapit sa silid ni Juliet. Inakyat niya ang mataas na pader at hindi inisip ang kapahamakan sakaling siya ay makita ng mga Capulet. Si Juliet ay nasa bintana kung kaya't nagtatago sa mga halaman si Romeo. Oh, Romeo. Romeo, kagandang pangalan. Kailan ko kaya maling makikita ang Ginoo? Sinasambit ng dalaga ang pangalan ng binata na hindi rin makapagpigil na tumugon. Juliet, kagandang ngalan. Kasing rikit mo, Binibini. K-
Ginoo, ano yung ginagawa riyan? Paano ka nakapasok rito? Pag nakita ka ng iba, itiyak na ikaw ay uhulin. Nais ko lamang magpahangin. Kay ganda ng hardin na ito. Tama ka. Napakaganda nga ng hardin na ito. Napakaganda rin ng buwan. Napakaliwanag, hindi ba? Isa lamang ang alam kong maliwanag sa ngayon. Ano yun, Ginoo? Ang pagtingin ko sa'yo, Juliet. Gusto kita. Hindi. Sa tingin ko ay mahal na kita. Hindi mo alam kung kano kasabik ang aking puso at damdamin, Ginoo. Ngunit isa lamang ang masasabi ko. Mahal na rin nga kita, Romeo. Juliet, anong ginagawa mo dyan? Oras na ng iyong pagtulog. Susunod na ako. Masaya akong makita kang mali, Romeo. At masaya din akong pareho tayo ng sinisigaw ng puso. Ngunit kailangan ko na muna umalis. Sa susunod na lamang ulit tayo mag-usap. Magandang gabi sa'yo, Ginoo. Kinabukasan, galak ang nangibabaw kila Romeo at Juliet na ikwento ni Romeo kay Padre Lawrence ang mga naganap at humingi na rin siya ng tulong para sila ay kasal ng palihim. Padre Lawrence, hinihingi ko po ang inyong tulong at basbas upang kami po ay mapag-isang dibdib ni Juliet. Ibinibigay ko ang aking basbas sa inyo. Makakaasa ka sa akin, Romeo. Sabihin mo lamang sa akin kung anong oras at araw ninyo nais makasal. Aming salamat, Padre. Habang buhay ko itong tatanawin na utang na loob sa iyo. Walang anuman, Romeo. Basta't maging maligaya kayo at patuloy na mahalin ang isa't isa. Handa ka na ba, Juliet? Kinakabahan ako, ngunit napupuno ako ng galak ngayon. Hindi ko inakalang ikakasal na ako sa taong tunay kong minamahal. Ako din. Napupuno ako ng galak dahil ikakasal ka na. Masaya ako para sa'yo, Juliet. Maraming salamat. Dahil nandyan ka para itindihin ako at upang kami supportahan. Sana'y ganun din sinamat, ina. Juliet, tinatanggap mo ba si Romeo bilang iyong kabiyak? Sa hirap at ginhawa, magpahanggang wakas? Opo, Padre. Ikaw naman, Romeo, tinatanggap mo ba si Juliet bilang iyong kabiyak? Sa hirap at ginhawa, magpahanggang wakas? Opo, Padre. Kung gayon, kayo ay dinedeklara kong mag-asawa na, Romeo, maaari mo nang halikan ang iyong kabiyak. Ito ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Hindi mo alam kung gaano ako kaswerte sa'yo, aking Romeo. Palihim nag-isang dibdib sina Romeo at Juliet sa tulong ni Padre Lawrence at ang gabi ay napuno ng pagmamahalan. Nagkaroon muli ng away sa pagitan ng mga kalalakihan sa Verona, napatay ni Tybalt si Mercutio na naging dahilan ng pagsiklab ng galit ni Romeo. Yusha! Nangyari ito dahil sa pamilya niyo at ang mga kapilit. Bawanhin, Mercutio. Huwag kang maglala. Hahanap ako ng tulong. Huwag kang mawawala, Mercutio. Paalam, Romeo. Kasabay ng pagpikit ni Romeo ay ang pagkawala ni Mercutio.